Apat na araw bago ang huling sona ng Pangulong Duterte, inulunsad ng Kamara ang mahigit 4 minutong tribute video para ibandera ang mga nagawang batas at proyekto ng administrasyon na pinamagatang kay Duterte posible. Kasunod ito ng pagpapalabas ng mahigit 1 minutong individual na video ng bawat kongresista kung ano ang napala ng kanilang mga constituents sa administrasyon. Nalunsad na rin ang special website ng Kamara para sa mga nagawa ng administrasyon. Pero kulang pa rin ang mga ito ayon sa Makabayan Block. Sa halip na i-regularize yung mga kontraktual, tila siya ang gusto maging regular, ano? Si Pangulong Duterte. Kasi pagkatapos maging Pangulo, gusto pa niyang tumakbo ngayon bilang vice-presidente. Kalabasa Award ang ibinigay ng ating mga kaguruan dito sa tandem ni President Duterte at ni Secretary Briones dahil sa hindi pagtugon doon sa kahilingan, kahingian ng ating mga teachers. May gusto namang marinig ang dating House Speaker sa huling SONA ng Pangulo. If there's one word I can use about the SONA, it's direction. The President has to make it very clear anong direction natin and really has to ignore muna yung politika. Nag-rehearsal na ang Pangulo ng kanyang huling SONA at ang tema, ayon sa Palasyo, titingnan po niya yung mga nakalipas na 5 taon na siya ay naging presidente at po-focus po siya siyempre sa pag-unlad ng bayan, dun sa ating mga social programs, infrastructure, peace and security, foreign policy. Sasagutin niya yung tanong na what and where we are now and looking forward, no? Doon sa huling taon ng panunungkulan ng ating presidente. Samantala sa batasan pambansa, ilang araw nang kinukumpuni, nililinis at sineset-up ang mga kakailanganin sa SONA. Nakalatag na ang red carpet sa mga lobby at naikabit na rin ang bandila sa session hall. Handa na rin ang mga magpoprotesta sa araw ng SONA. Mula University Avenue, susubukan nila magmarcha hanggang St. Peter's Church sa Commonwealth para magkaroon ng maikling programa. Susunod daw sila sa health protocols kontra COVID-19. Umaasa kami na yung PNP ay tutupad dun sa naging usapan. Malinaw po yung naging parameters at susundin naman. Pati artwork na gagamitin sa marcha, ihinahanda na. Andun si Duterte, siya yung pinaka-main na kapito ko. Tapos may baby na Sara Duterte na maliliit na toko. Tapos syempre nandito rin yung mga tinatawag namin alipores niya, sina Harry Roque, Panelo, si Anyo, tsaka si Esperon. Nakalatag na rin ang seguridad ng Kamara kung saan limitado ang naimbitahang manonood ng SONA. Magla-lockdown na sa batasan pambansa simula bukas hanggang Lunes. RG Cruz, ABS-CBN News.